Magandang umaga mga bata. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Zampas. Kamusta kayo? Mabuti naman. Okay lang. So bago tayo magsimula sa ating klase, kailangan manalangin muna tayo. So ngayon, ang inyong guro ay walang iba kundi si Ginoong Zampas. Kayo daw, Ginoong Zampas. Okay. So, ang topiko na ating talakayin ngayon ay tungkol sa mga anyo ng morpema. So, bago natin tatalakayin ang ating topiko, kailangan muna ng isang energizer. Okay. Simulan natin ang isang energizer. Ulo abaga muhuntiin. Okay, bago natin tatalakayin ang ating topiko, kailangan muna tayo na magkaroon ng isang motibasyon. So, ang bawat mag-aaral ay kailangan na makilahok. Okay ba, mga bata? Opo, Ginoo. So, ang tawag sa ating aktibidad ay pangkatang profession. So, kung halimbawa, ikaw, Ernesto, kung ang profession na gusto mo ay doktor, dito ka, at ikaw, Anisa, kung doktora, magkagrupo kayo ni Ernesto. Then, yung iba, kung gusto ninyong maging abogado dito, at abogada dito rin kayo, magkagrupo kayo. So, ganun ang gagawin natin, ha? Then, kailangan na ang bawat grupo ay mayroong isang representante na dapat nyong sabihin kung ano ba yung dapat gawin para makamit ninyo ang inyong profession sa darating na mga panahon. Kung halimbawa, makapagtapos kayo ng inyong pag-aral. Ganun. At dito rin na grupo, ha? Kailangan yung mga abogado. Kailangan sabihin nyo kung ano ba ang dapat ninyong gawin din para makamit ninyo ang inyong mga profession na pangarap. Okay ba? Ngayon ay tatalakayin na natin ang ating topiko. So, ano ang ibig sabihin ng morpema? Ikaw, Ernesto. Morpema, pinakamaliit ng unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. So, yun ang kahulugan ng morpema. So, mayroong tatlong anyo ng morpema. Unang-una, ang morpemang ponema. Pangalawa, morpemang salitang ugat. Then, pangatlo at panghuli ay morpemang panlapi. Yun. So, sinong magbasa ng kahulugan ng morpemang ponema? Okay, ikaw. Basahin mo. Ay morpemang ponema. Binubuo lamang ng ponemang O at A na may kahulugang taglay na nagpapakita ng kasarian. So, ayon sa binasa ng inyong isang kaklase, ang ponema daw ay binubuo lamang ng ponemang O at A na nagtataglay ng kahulugan. Ganon. So, kagaya ng anyong nawa ninyo kanina, nagkaroon kayo ng pangkatang profession. Ang ating napansin kanina sa inyong pangkatang profession,
So, halimbawa yung sa naging doktor at doktora, kung ating mapansin yung salitang doktor at doktora ay magkaiba. Pero iisa lang ang kanilang kahulugan. At ang pangalawa ay morpemang salitang ugat. So, sino ang gustong bumasa ng kahulugan ng salitang ugat? Okay, ikaw. Morpemang salitang ugat. Maituturing itong malayang morpema dahil nakakatayong itong mag-isa. So yun ang kahulugan ng morpemang salitang ugat, mga bata. So nangangahulugan daw na malayang morpema dahil ito ay nakakatayong mag-isa. Halimbawa, dagat, takbo, hiram, at puti. Yan ang mga halimbawa ng mga salitang ugat na maaring napaloob sa morpemang salitang ugat. Ang pangatlo at panghuli na mga anyo ng morpema ay ang morpemang panlapi. So ano ba ang kahulugan ng morpemang panlapi, mga bata? So sino ang bumasa ng kahulugan ng morpemang panlapi? So ikaw. Morpemang panlapi. Ito'y ikinakabit sa salitang ugat at matatawag ding di malayang morpema dahil di nakakatayong mag-isa. Yun ang kahulugan ng morpemang panlapi. Ito ay ikinakabit sa mga salitang ugat at matatawag din na di malayang morpema dahil hindi nakatayong mag-isa. So, mga halimbawa nito ay yung mga salitang panlapi na ma. Nangangahulugang may taglay na kahulugan. O nangangahulugang pagkamayroon. Yun. At naman ay nangangahulugang gawi o gawian. Yun. So halimbawa sa mga morpema na ikinakabit sa mga salitang ugat, yung mag or ma. Halimbawa, masipag. Yung salitang ugat po na ginagamit natin ay sipag. Yun. So, kinakabitan natin ng salitang ma na panlapi, yun naging masipag. At yun ang kahulugan ng morpemang panlapi. So, dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga anyo ng morpema. So, salamat sa inyong pakikinig, mga bata. At sana ay naintindihan niyo lahat yung ating tinlakay. Dahil tapos ng ating talakayan, kumuha kayo ng isang kapat na papel. Sasagutan niyo ang limang katanungan. Pero ito ay tama o mali lamang yung sagot. Ang inyong takdang aralin ay sumulat kayo ng mga apat na uri ng profession na kabilang sa
morpe mang ponima. Yun lang. Sa muli, ako po ang inyong guro na si Ginoong Jampas. At paalam sa inyo. Salamat.